Gusto niyo bang manalo ng brand new Evo Full Face Helmet at brand new original basketball shoes? Nasa bandang huli ang video. Yo mga idol, sa video ito ay sisilipin natin ang ginawa ni Jimmy Butler kung paano siya nanalo kasama na ang Miami Heat sa Lakers. Ano nga ba ang inilatag na opensa ng Miami Heat at bakit hindi napigilan ng Lakers si Jimmy Butler at ang Miami Heat? Totoo talaga ang sinabi ni LeBron James na hindi niya mabasa ang utak ni Filipino-American Heat head coach Eric Spoelstra dahil sa kakaibang opensa at depensa ng Miami Heat kung bakit sila nanalo noong Game 5. Tara at silipin natin mga idol. Sa total points pa lamang sa Game 5 ay 111 kumpara naman noong Game 4, 96 lamang ang Miami Heat. Matatandaan na sinabi ko sa nakaraang video natin na si Anthony Davis ang humaharang palagi kay Jimmy Butler sa Game 4. Well, kayang-kaya naman ni Davis na humaharang kay Jimmy Butler sa Game 4 dahil alam natin na elite player itong si Davis. In fact, noong elementary pa lang si Davis, point guard ang posisyon niya. Pero ngayon sa Lakers, center, kumisan, forward si Davis. At siya ang umaharang kay Jimmy Butler. Malaking adjustment ang ginawa ng Miami Heat sa bagay na ito. Pansinin ninyo ang diskarte ng Miami Heat, si Jay Crowder ay pinipilit na makipag-switch sa harang kung saan mapipilitang iwanan ni Davis si Jimmy Butler. At si Kyle Kuzma na ang babantay kay Jimmy Butler na ang resulta, he commit a personal foul. Flat screen naman ang diskarte ng Heat dito. Nagawang makaalis ni Davis sa nag-screen sa kanya dahil maliit lamang si Tyler Hero para sa kanya. Pero huli na ang lahat, isang jump shot ang ginawa ni Jimmy Butler. Ito naman mga idol, si Jay Crowder ulit ang nag-set ng screen. At mula sa gitna, inside drive ang ginawa ni Jimmy at drop fast to Bam Adebayo. Pero nawalan lamang ang tira. Dito naman naulit-uli ang diskarte. Set ng flat screen si Jay Crowder kay Anthony Davis pero hindi magsuswitch si Kyle Kuzma. Drive to the basket si Jimmy, drop fast to Bam Adebayo at this time easy 2 points na. This time mga idol, sa importanteng oras, kumbaga crucial time, bawal magkamali dito. Ang bola ay sa Miami Heat, lamang ang Lakers ng isa, last 21.8 seconds. Anong nangyari? Si Jay Crowder ulit ang nagset ng screen para kay Jimmy. This time si LeBron ang harang. Hindi siya pwede sa kanan dahil andoon si Markieff Morris. Kaya diretso pakaliwa si Jimmy at libre na. Freeze muna natin. Dito mga idol, pwede nang ipasa ulit ni Jimmy kay Bam Adebayo. Drop pass pero dahil nga sa tingin niya ay libre, drive ang ginawa niya at personal foul si Anthony Davis. 2 points para kay Jimmy Butler sa free throw. Pansinin niyo ito mga idol, mataas ang inbound pass ni Jay Crowder para kay Jimmy. Ang isang dahilan diyan para ma-survey ni Jimmy Butler ang court at para mas madali niyang malaman kung kaliwa o kanan siya pupunta. Nagawa niya ang bagay na iyon dahil malayo ang depensa ni LBJ. No threat para sa bola. Pero kung hinasel sana agad ni LeBron si Jimmy, baka maratal pa si Jimmy at makagawa ng maling desisyon o magresulta sa turnover. Pero hindi nga ganun ang nangyari. Lusot si Jimmy. Ito mga idol, kinuha ko sa clip ng Game 4. At kinailangan pang dalawang set ng screen kay Jimmy Butler. Kung saan hilaw ang unang ginawa niyang screen kay Anthony Davis. Nawalan ang tira niya dito. Ito naman ang Game 5. Mataas yung screen sa kanya dahil diyan si Jimmy Butler ay dire-diretso sa basket. Mga idol, ang Game 5 ay maganda ang ginawa ng Miami Heat para mag-switch ng screen kay AD. At dahil siya palagi ang umaharang kay Jimmy, nagseset palagi sila ng screen para kay AD at Jimmy.
Doon lang sa ilalim nag-aabang si Bam Adebayo at pwede rin diretso na si Jimmy sa basket. At hindi katulad ng Game 4 na hilaw ang mga screen na binibitawan ng Miami kaya sila natalo. At dahil diyan ang Filipino-American Heat head coach ay napabilib na naman kay Jimmy Butler nang buhati ni Jimmy ang Miami Heat kahapon 111-108. Nagtala ng triple-double si Jimmy Butler, mga idol, 35 big points, 11 assists at 12 rebounds. At halos walang labasan sa loob ng 47 minutong paglalaro. Nabitin tuloy ang confetti na inihanda ng Lakers at ilalaglag sana sakaling manalo sila kahapon. Pero sabi ng Miami Heat, huwag muna. Yon mga idol, 300,000 subscribers na tayo. Kampihan na! Sana nagustuhan nyo ang video natin for today. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video, make sure nyo lamang na nag-subscribe ka at pinindot mo ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga latest upload natin. At baka ikaw pa ang mabunot sa ating ginaganap na NBA Finals giveaway. At pakilike na ang ating video para sa pagsuporta at matulungan pa lumago ang ating channel. At kung meron kang bagay na gustong gawa natin ng video basta tungkol sa basketball, pa-comment mo na lamang yan sa ibaba at akin pong babasahin yan isa-isa at pipilitin natin bigyan ng panahon. Hanggang sa muli mga idol! Salamat po! Yo mga idol! Dahil sa NBA Finals na, magkakaroon muli tayo ng giveaways dito sa ating channel. At tatawagin natin itong NBA Finals Giveaways at Road to 300,000 Subscribers. Congratulations pati sa dating maswerteng subscribers. Simple lamang ito mga idol, dahil sa NBA Finals na, mamimigay ako ng isang brand new Evo full face helmet at isang original Nike Kyrie Irving or isang Adidas James Harden basketball shoes. Ang premyo ay depende sa mananalo sa NBA Finals. Kapag nanalo ang Miami Heat sa NBA Finals, ang maswerteng subscribers ay makakatanggap ng isang brand new Evo full face helmet. Kapag naman nanalo ang Lakers, ang maswerteng subscribers ay makakatanggap ng isang original Kyrie Irving or James Harden basketball shoes. Pipili lang ang subscriber diyan. Ang nasabing premyo ay libreng ipapadala sa courier sa oras na may manalo na sa NBA Finals. Umabot man ng Game 4 o kaya Game 7. Ganun lamang kadali mga idol. Kung may katanungan ka, pakibasa mo na lamang sa ibaba ang ibang detalye. At sana po ay makasali kayo. Simple lamang yan, gagawin lamang. Sa mga hindi pa subscribers, mag-subscribe ka lamang at pindutin ang notification bell at mag-post ka ng video na to sa iyong Facebook wall. Alright na! Kasali ka na!